May mga edad na rin tayo ngayon. Siguro it's about time na makalimutan natin yung mga petty things na nagawa natin noon. Yung mga pinagkagalitan natin. Let's start all over again. Is she the reason why we're all here? Kausap na kasi kami ni Rovic. Okay na kami tatlo. Kaya lang, mas masaya siguro kung okay na tayong lahat. Friends? Mas okay sana kung sorry muna ang sasabihin mo. Oh, ba't hindi ka makapagsalita? Kasi you don't really mean what you say. Jerry, Eds, sana magkasundo na kayo. Eh, hindi pa siya nag-a-apologize eh. Eds, I'm sorry. Saan? Sa mga ginawa mo noon o sa mga ginawa mo ngayon? George, ano ba? Tama na yan. I guess this ain't gonna work. I'm not going to beg you guys para tanggapin niyo ako. Kung hindi niyo ako gusto, that's fine with me. Hanggang ngayon, ang hirap niyo pa rin abutin. Jerry! Goodbye! Sana pagbalik mo, sincere ka na. George, bakit mo naman ginawa yun? James, sometimes you have to look beneath the surface. Hindi lahat ng mga mukhang tao ay tao talaga na pwede mong maging kaibigan. Kaya kung ano-ano nangyayari sa'yo eh, kasi kung sino-sino dinadampot mo. Can you just give her a break? Eds, hindi mo ba siya mapapatawad? Eh, paano nga siya patatawarin eh hindi nga siya humihingi ng tawad? Alam niyo guys, pwede namang kalimutan lang natin lahat yung nangyari. Ako, gusto ko maliwanagan yung totoong nangyari noon. Aminin niya na siya yung nagnakaw ng alahas at siya yung nagsunog ng bahay nila. Bata pa siya noon. Naging bata rin tayo noon, James. Pero hindi natin ginawa yun. I wanna go home. Sumakit yata yung ulo ko. Baldong, hatid mo na. Eds, ingat ka. Rovic, ayoko lang naman ng gulo eh. Kung magalala, susubukan kong kumbinsihin sila. Hay nako, dati si Perry, ngayon naman si Jackie. Ewan ko ba kung ano yung meron si James? Bakit lahat ng bad entities nakukuha nun? Guys, hayaan na lang natin si James. Unawain na lang natin siya. Malayo yung daddy niya, tapos hanggang ngayon wala pang balita tungkol sa mami niya. Kaya lahat kakaibiganin niya. Bakit? May kanya-kanya din naman tayong family problems, ha? Alam niyo, isa pa yan si Rovic, eh. Kakatapos na ng isa niyang problema kay Jerry. Ngayon, may isa na naman. Teka, di ba noon pa type ni Jackie yan si Rovic? Kaya nga hate na hate nun si Eds, eh. Kasi feeling niya, inagawa siya ni Eds. Tapos, akala niya inagaw namin si Rovic sa kanya. Naks. Hank na hank pala yan si Rovic eh, no? Lakas ng dating. Playboy. Sorry. So, anong gagawin natin ngayon? Ikaw, gusto mo bang kaibiganin si Jackie? Ewan ko, kayo. Alam mo, Eds, kung tutuusin, lalo mo siya ginawang masama sa amin eh. Kaya lang kami galit sa kanya. Kasi sa mga ginawa niya sa'yo noon, ginagawa niya sa'yo ngayon. Basta! Ako, ayoko. Feeling ko hindi kami magkakasundo ng babaeng yun. I personally hate her guts. Tsaka I don't want her in my group, no? And I don't want to have anything to do with her ever. Sorry, ah. Hindi mo naman kasalanan yun, eh. Tsaka, hindi naman ako nawawalan pa ng pag-asa. Alam ko naman na magugustuhan din nila ako.
So, just don't worry about it, okay? Salamat, ah. Saan ba pumunta mong utang si Tom? Pumunta ako sa coffee shop kasi tinutulungan ko sila Ninong, eh. Hindi kasi nila maasikaso. Alam mo na, ayaw nilang iwan si Anne. Kamusta na ba siya? Ayun, nag-iisa, nalulungkot. Kagaya mo. Do you wanna see her? Paano? You can ask me. Pwede ko ba siya makita? And nagkita kami ni James kanina. Kumusta na siya? He's fine. Gusto ko niyang makita. Paano? Bukas, ipagpapaalam kita. Tapos sasabihin ko, mamamasyal tayo. Eh, paano kung mahuli tayo? Ayoko madamay ka sa galit ng mommy ko. Anne, kahit na ano pang gawin mo ngayon, tamay na talaga ako. But I really don't care. Alam ko kung anong nararamdaman mo. Tutulungan ko kayo ni James na magkita. Ninang? Oh, Jackie. Bakit? Gusto ko sana kayong makausap. Tungkol saan? Kay James ho. Bakit? Ano na naman ang ginawa ng hayop na yon? Ninang, gusto sana nilang magkita. Ano? Pati pa naman ikaw? Ninang, they need to see each other. Ayoko makipagkita ang anak ko sa kanya. Ninang, they need to see each other for the last time. Hayaan niyo na ako. At ako na mismo ang mangangako sa inyo na kapag naisagawa ko ng plano, nasisigurado ko sa inyong si Anne na mismo ang tuluyang lalayo kay James. Hindi sa nakikialam ako, ah. Pero di ba sabi niyo, bad girl yan si Jackie? Eh, bakit gusto niyo ni James barkadahin yung babae niyo? Alam mo, Fonzie,
Yun si Jackie. Noon pa gusto makipagkaibigan sa atin. Eh, nagkaroon lang ng maraming trouble nung yun ngayon, nangyari yung gulo sa pamilya ni Eds tsaka sa pamilya niya. Pero noon pa yun. Aba, eh, sa akin, walang problema yun. Total, mabait naman yan si Jacqueline, eh. Eh, ang balita ko nga lang ay naging sotel. Eh, siguro, maaaring masama ang impluensya ng mga magulang niya. Oo nga ho. Nasabi din po sa akin ng mami ko, eh, nasa magulang po yung kung paano lalaki yung bata, kung mabuti o masama. Tama yung sinabi ng mga magulang mo, Fonse. Kasi wala naman talaga sadyang pinanganak na masama. Ang mahalaga dyan, yung impluensya ng mga magulang. Eh, kung ako sa inyo, ay bakit hindi naman ninyo tanggapin yun si Jacqueline at subukin ninyo? Maaring magiging maganda ang influensya ninyo sa babaeng yun. Eh, Lola, paano kung kami, yung ma-impluensya niya? Masusuntok kaya kita. Lola! Subukin mo at malilintikan ka sa akin pag ma-influensya ka ng babaeng yun. Lola, subukin mo! Lola, kapag yung si Fonse nagbalik, bad boy image yan. Kay George muna malalagot yan. Bago siya malintikan sa inyo. Oh, sige, subukin mo! Aray ko, Lola. Hindi. Good boy ako, good boy. Promise. Kaya ang dapat mong gawin, isama mo yan si Jacqueline dito. At gusto kong makita at pakiramdaman ko kung talagang tunay bang nagbago na ang babae. James! Ang! Sana lagi tayong ganito. Masaya. Magkasama. Walang pinong problema. Hindi sana ako kung nakipag-break kay Sheila. Sana buhay pa siya hanggang ngayon. Eh di sana kayo yung magkasama ngayon dito. Kung hindi nangyari yun, hindi ka makakaproblema. Malaking problema. Gaya na nangyari sa'yo ngayon. Ayaw kasing nakita ka nahihirapan eh. James, may pagtatapat sana ako sa'yo eh. Hindi ikaw yung tunay na dahilan ng pagkamatay ng kapatid ko. Eh, hindi ko pa sigurado, hindi ko pa alam kung ano, pero basta alam ko hindi ikaw. Ano? Sinasabi mo lang yan dahil ganito nararamdaman ko. Hindi, James. May nakita akong sulat. Galing sa kapatid ko bago nangyari lahat. Nakalagay doon na hindi talaga ikaw ang dahilan. Sigurado ka? Ano ba ito ng parents mo? Anne, I think we have to go home na. Anne, ano? James, hindi pa nila alam eh. Pero huwag ka mag-alala, sasabihin ko rin lahat sa kanila. At pag nagawa ko na yon, hindi na natin kailangan magtago. Hindi sila magagalit sa atin. Anong gagawin mo? Kung may nakita akong sulat, sigurado ako marami pang iba. Kung mag-alala, maghahanap ako. Aalamin ko yung buong katotohanan. James, kailangan na namin bumalik eh. Tara na. Paano? Kailan kayo babalik ulit dito? Anne, kailan ulit tayo magkikita? Don't worry, James. Kakampi mo ako. Akong bahala. Kailangan magpa-good shot lang muna kami ngayon. Anne, mag-ingat ka. Ikaw rin, James. Jackie, ingatan mo si Anne, ha? Ikaw, Anne. Alagaan mo kaibigan ko. Alagaan mo rin to. You bet. Within this week, makikita kayo ulit. I promise. Jackie, maraming salamat talaga. It's okay. But, Anne, kailangan mo pa talagang sabihin pa kay James yung tungkol sa letter ni Sheila? Noon ko pa talaga sana sasabihin yun eh. Kaya lang kasi, naisip ko, kapag nalaman ni James na alam ng parents ko na hindi talaga siya yung dahilan ng pagkamatay ni ate, magagalit yun sa parents ko. Ayoko mangyari yun.
Eh, bakit ngayon sinabi mo? Kasi naman, Jackie, kahit papano, gusto ko mabawasan yung guilt na nararamdaman ni James ngayon. Eh, what if it's true? You'll just be giving him false hopes. Nakita mo naman yung sulat ni ate, diba? Yeah, but how sure are you na may mga matatagpuan ka pang ganun dito sa bahay nito? Hindi ako mawawala ng pag-asa. Maghahanap ako. Jackie, alam ko meron pa. Marami pa akong dapat malaman. Jackie? Ha? Is there something wrong? Wala. Sana malaman mo na talaga kung ano man yung tunay na dahilan ng pagpapakamatay ni Sheila para matapos ng lahat ng to, diba? What? Nakita ba si James yung pangalak ko? Yes, Nina. Ano nangyari? Well, nothing. The usual. Kamusta? Cry. Kawawa ka naman. Chuchu. Ganun. Akala ko ba yung sabi mo sa akin, after this meeting, hindi na gugusto yung paulinian makipagkita sa James na yun? Ninang, ang pangako ko sa inyo, huling pagkikita na nila to. And then, sasagawa ko na yung plano ko. Ano pa talaga ang plano mo? Well, I'll make it a point na magagalit si Anne kay James. At kapag nagalit na si Anne kay James, hindi niya na gugustuhin pang makipagkita sa kanya, di ba? Paano? Paano magagawin niya na magagalit si Anne kay James? Paano yun? Ang ninang naman, nawawala ang excitement niya ni. Wait lang kayo, isa lang kayo, ha? Be Corinne, right? Sabi ko na nga ba eh, nung nakita kita, alam ko kaagad na ikaw na nga talaga si Corinne. Ako nga pala si Jackie, friend din ako ni Nabadong. Hi. Sa Kapitolyo ka rin ba? Sabay na lang tayo, ha? Kasi doon din naman ang lakad ko eh. Inaayos ko kasi yung mga papers ko for transfer. Ano pa palang course mo? Mass Comm. Talaga? Wow, yun din kasi yung course ko eh. Sana maging magkaklase tayo at saka sana maging friends din tayo. Sure, wala naman problema yun eh. Lahat naman ng kaibigan ni Badong, kaibigan ka rin. Okay guys, magpahinga kayo. Remember, you have to be physically and mentally prepared tomorrow. Kasi tomorrow is your big day, okay? Yes, ma'am. O, sige. Yes. Mag-ingat kayo. Bilis, magpahinga na kayo. Ba't ang bagal niyo maglakad? Bye, ma'am. Ah, Badong, sandali. Yes, ma'am. Alam mo, sa tingin ko, subukan mong isuot yung costume mo hanggang mamaya pag natulog ka. Subukan mo lang, para ba't dumikit sa pagkatao mo yung gagawin mo bukas? Kasi nadidistract ka, hindi ko alam kung bakit. Ha? Subukan mo lang, baka makatulong. Pahinga na kayo. Well, you look okay naman sa akin sa costume mo, ah. Mukha nga ako yung buburol eh, no? Hey, hindi ka nagagutom. I'm so hungry na eh. Ang tagal ng rehearsal natin. Ano, gusto mo kumain? Mag-coffee shop muna tayo. Ha? Sige, tara. Sige, tara. Badong, uwi ka na ba? Kasi alis na raw si Ryan eh. May usapan daw sa Lenny Eds. Baka gusto mo na rin sumabay. Ano kasi? Sumabay ka na para hindi ka nakakaya sa suot mo. Fair. Sayang sana. Next time na lang. Talagang hindi ako pwedeng lumabas ng ganito suot ko eh. Sige, I understand. Well, take care, okay? Okay. Ingat ka rin. I'll see you guys tomorrow. Okay. Bye. Bye. Tapos na ang plate, wala na rin kayo sa stage. Halika na. Oo nga pala. Ito, tatlong tickets para dun sa play. Para sa babes mo, tsaka sa tita Pia mo. Wow.
Dalawa lang, Badong. Dalawa lang. George, isama mo na si Tita Pia. Badong, kung gusto mo, ikaw na lang magbigay sa kanya. Sabihin mo sa akin kung tinanggap niya ang ticket at isusoli ko nung dalawa, hindi na lang ako pupunta. Azus! Oh, sige na, sige na. Basta dumating kayong dalawa ng babes mo, okay na. Wala na si Tita Pia, okay? Okay, of course. Pupunta kami. Eds, dalawa, sa inyong tita Son. May tickets na kami. Hmm? Ay, Badong, nabigyan ko na nga pala sila. Oh, yun. Eh di, okay. Pero sino kaya makapagbigay kay Ann? Ikaw, Eds, pwede? Badong, hindi. Iladong hindi naman ako pwede. Si Babe, si Fonzie, pwedeng siya yung magbigay ng tickets kay Ann! Ayun! Eh, teka. Atan ba si Robin? Robin? Si Robin, di ba ikaw si Batman? Sige na, kapunta ka lang natin. Ano ba, ha? Kailan pa? Naiinip na talaga ako! Cool ka lang. Marami pang araw ang darating. Mabuti pa nga yung medyo matagal, di ba? Kesa naman, mabilis nga, hindi naman nagtatagal. Alam mo bang pinagtatawanan na ako ng mga kaibigan ko? Girlfriend ko sumawa makipagtanan sa iba. Kalaban ko, ako yung sumuko. Pero mamili ka. Kung talagang gusto mo nang lumusog at hot na hot ka ng manakin, go ahead. Tutal, nagsasawa na rin naman akong kakapigil sa'yo eh. Pero kung ako sa'yo, I will cool down a little and wait for the right time. Remember, tayong dalawa lang ang magkakampi dito. Dahil iisa lang naman ang pakay nating dalawa eh. Sirain ang grupo. Oh, gusto mo. Uy! Oh, wait! Hi! Hi, babes! Hi, babes! Oh, God! Okay! Hello! Oh, mabuti na. Padaan kayo. Hindi, kasi may importante lang kami sa salihin. Talaga? Hi, Eds. Mabuti naman. Nakita na kayo ni Ryan. Oo, oh, nakita na kami kanina sa resort. Mm-hmm. Ah! Ito na! Hello, Lola! Kawagan ng Diyos! Kawaan ng Diyos! Ang mga apo! Ano yun? Dahan-dahan. Aba! Buo ang barkada, ah! Ay, Lola Uling, o nga pala, meron po pala akong tickets para dun sa play ko. Sana manood kayo, pati si Tita Claudia. Oy, buong-buong ang barkada, no? Pero may bagong muka. Lola Uling, si Ryan po, bago naming kaibigan. Si Lola Uling. Magandang gabi po. Yan si Lola Uling, yan ang founder ng barkada namin. Senior member yan, eh. Oh, yaman din lamang, buo ang barkada. Mayroon tayong agenda. Agenda! Jacqueline. Kaya, tayo na sa itaas. Katulad nga ng sinabi ko kay Rubik at kay Fonse, abay, okay lang sa akin kung magiging kaibigan natin ang Jacqueline na yun. Yung malay nyo. Eh, baka nagbago na nga naman siya. Lola, wala po kasi akong tiwala din sa babaeng yun eh. Baka mamaya, pero yung second pa yun eh. Yung nangyari kay Ed sa shop, papalampasin niyo ba yun? Ganun na lang ba yun, ha? Baliwala ba sa inyo yun, ha, Rovic? Hindi naman na rin totoo yun eh. Eh, yung pagsunog doon sa bahay nila, inamin niya ba na siya gumawa nun? Eh, di ba hindi rin? Eh, sinangaling naman yung babaeng yun eh. Pero hindi ba pinagtanggol pa niya si Ed sa kailamang nato? Ah, totoo ba yun, Eds? Usap na nga. Usap na. Totoo ba yun? Ay, di kung ganun eh. Di hindi na problema yon. Maaaring tanggapin mo na siya bilang kaibigan mo.
Ganun ba? Lola, kung okay po sa kanila, okay na rin po sa akin. Ay, yan naman pala eh. Paano? Lola, ang sa akin lang naman, gusto ko lang makisiguro na wala ng trouble. Ah. George, parang alam ko kung ano isasagot mo. Si Luli, basta hindi ko gusto yung face niya. Parang there's something demonic doon sa smile niya. Parang siyang evilness, guys. Oh, sige, siya. Huwag kaya muna kayo mag-desisyon. Ako na muna ang bahala. Kausapin ko muna ang Jacqueline niyon. Kung sa pakiramdam ko, talagang masama siya, di ako na magsabi sa inyo. Okay ba yun? Kaysa kayong magkagalit ni James. Okay na? Sige po. Rovic, isama mo yung babae nga dito at kakausapin ko siya, ha? Yun naman pala. Di ikaw na lang magdala ng tickets para sa play para kay Ann. Sige. Iyo. Hindi ka ba hinahanap sa inyo? Abay, gabi na. Ha? Hindi naman po. Eds, parang ayaw sa akin ni Lola Huling. Nagtaka ka pa. Siyempre, Lola ni Rovic yun. Pero okay siya. Totoo nga ako, may kaibigan kayong Lola eh. Cool ni Lola, no? Oo nga eh. Sana nga maging close ko rin siya eh. Hapit na akong bahala sa'yo. Ano kaya nila? Ang sinabi ko, mahigpit ang kalaban. Ryan? Mukhang mabait eh. Hindi salbahe? Wala kang nararamdaman ng gano'n? Kung may nararamdaman ako ng salbahe, kanina ko pa pinagsupladahan yun. Pero hindi. Good boy. Ibig niyo sabihin, Lola, wala na akong pag-asa? Hindi ko sinasabing ganyan. Aray. Bakit, Lola? Bubisit ako eh. Ngayon ako nabubisit sa ginawa mo eh. Selos ka kasi ng selos. O saan ka bumagsak? Doon sa Jering yun. Ginulo ang mundo mo. Eh noon, wala kang kalaban. Eh ngayon, mayroon ka nang kaagaw kay Ponyang. Mabuti. Maswerte ka. Ako ang lamang mo sa Ryan na yan. Dahil ako, butong-buto sa'yo. Eh, alam ko naman nung nagkamali ako eh. Talaga nagkamali ka? Kulang ba ako ng pangaral sa'yo? Hindi naman ah. Lahat ng pangaral ko sa'yo, kinalimutan mo yung gabing yun. Ano, hindi ba? Eh, wala. Kung sakasakali, hindi niyo ako apo. Lola kayo ni Eds. Sinong pipiliin niyo para sa apo niyo? Si Ryan na yun o ako? Pasalamat ka. Mayroon kang lolang katulad ko. Tingnan nga, dipitin natin to. Visit ka. Mommy, I'm okay here. Basta padala niyo na ako ng money for my tuition. At saka kailangan ko na rin for my allowance eh. I don't wanna go there. Ang layo-layo dyan eh. Just send me the money, okay? What? Mommy, hindi ako pwedeng gumamit ng phone doon. Hindi ako makakapagsalita ng maayos doon. Okay, just tell Dad na kailangan ko na ng money, okay? Bye, Mom. Sige na, bye. Ito na. Jackie! Oh, Rovic! Mabuti na, abutan kita. Galing kasi ako sa inyo eh. Wala ka raw. May lakad ka ba? Well, nothing that I can't cancel. Why? Pwede ka bang maimbitan sa bahay namin? Gusto ko kasi makita ni Lola eh. Natatandaan niya pa ako? Oo naman.
Natuwa nga siya nung nalaman niyang nagbalik ka na eh. Pinapunta ka pa sa bahay niyo. Gusto kasi niya makita eh. Libre ka ba? Uwi daw. Wala. Gusto ka niya makausap. Kumusta ka, Jacqueline? Okay lang po. Mabuti't bumalik ka rito. Actually po, ayaw po talaga akong payagan ng mommy ko na bumalik dito eh. Siyempre, because of what happened po noon. Kaya lang ko, pinilit ko talaga sila eh. Sabi ko, sooner or later, we all have to face the past para po maharap natin ang maayos yung future. That's why I'm back. Kain ka na. Ay, sige. Ako. Ay, Lola. Ako nagluto niya. Tikman mo. Favorite ko po ito. Teka po, ha? Ayaw mo ba talaga naman eh? Hindi, sige. Ito muna. Kay Lola muna. Naku, Lola! The best, my God. This is the best Biko I've ever tasted. Grabe po. Naku, baka Lola. Hanapalapin ko to, ha? Marami yan. Gusto mo ipagbalot kita? Please, Rubik. Okay, pero bago ko makalimutan, kunin mo muna to. Tickets para sa play ni Nabadong. One for you, tsaka isa para kay Ann. Kumusta pala mga magulang mo? They're both fine. Actually, nasa Mindoro po sila ngayon eh. Mm-hmm. Inaasikaso po yung business namin doon. Siya nga pala. Nabalitaan ko yung nangyari ko yun na James. Pagpasensyahan mo ng mga bata, ha? Lola, okay lang ho yun. Naiintindihan ko naman ho eh. Ayoko naman ho kasing ipagpilitan yung sarili ko. Basta ako po, gagawin ko na lang kung ano yung sa palagay kong makabubuti for all of us. Ma-appreciate man nila o hindi, okay lang ho yun. Hindi naman ho ako naghihintay ng kapalit. Lola, can we just change the topic? I can't help but to get hurt eh. Kayo ho, kamusta na ho kayo? Ay, itong ayos, tumatanda, pero maganda pa rin. Naku. ang Tita Claudia ko, hindi ko po yata siya nakikita. Ay, naku. Si Claudia. Wala, ando doon sa San Pascual, yung lugar ng boyfriend niya. May boyfriend na po, Tita Claudia? Ay, oo. Kung kailan naman tumatanda yung anak ko, at saka naman nagdadalaga. nahihirapan po kayo. Eh, Lola, don't worry. I understand. Ito nga hong magkalayo kami ng mommy ko, nahihirapan na ako eh. Kayo pa, parent ko kayo. Alam ko naman ho na kung ano man yung lungkot na nafe-feel ng isang anak, doble pa po ang nararamdaman ng mga parents kapag napapalayo sa kanila yung mga anak nila. Oh, Fonzie, George. Dong James. Nag-uusap-usap na kami tungkol kay Jacqueline. Sabi ni Lola Huling, siya na bahala magdesisyon. Pero, bago yun, yung problema niyo muna ayusin. Tayo-tayo pa ba naman mag-aaway? Hindi naman ako galit sa kanya eh. Hindi rin naman ako galit sa kanya. Hindi mo nga lang ako naiintindihan. Hindi mo rin naman ako naiintindihan eh. Ang gusto ko lang naman... Teka. Wala kayo dito para yan ang pag-usapan, okay? Hindi ka galit sa kanya, hindi ka galit sa kanya, okay na yun. Basta, kita-kita tayo mamaya sa play, okay? Play? Hindi mo ba alam na si Badong lang naman si Chrysostomo Ibarra sa play nila mamaya ng No Limit Tangere? Oh. Talaga, Badong? Well, pasensya na yun na nakayara ng talent ko. Congrats, Badong! Oy, reserve mo na lang yung energy mo mamaya, okay? Basta kita-kita tayo mamaya, okay? Excited na ako. Oh, George, ano ba? Oo naman, no. Kayo ba matitiis ko? Basta James, susunigan na lang namin mamaya, okay? Oh. Binigyan ako ni Rovic ng tickets para sa aming dalawa ni Anne. Kaya lang, nung pagka-uwi ko naman, nakita nila Ninang tsaka ni Ninong. So yun, pinunat nila. Kaya pwede pakisabi na lang sa kanila na hindi kami makakapunta. Paki-explain na rin kay Badong. Sige. But I really have to go. Okay. Thank you, Corinne. You're exactly the way Badong described you. Naikwento ka na kasi sa akin ni Badong eh. Ikunento ako sa'yo ni Badong? Oops.
Me and my big mouth. Ano ba sinabi niya? Eh, Corinne, marami. Kaya lang under oath ako eh. Sige na, hindi ko naman sabihin sa kanya eh. Corinne, ano eh. Hindi ko kasi talaga ginagawa to. Nag-promise kasi ako kay Badong eh. Please, Jackie, sabihin mo naman sa akin, no? I swear, hindi naman talaga ni malalaman yun eh. Talaga? Promise. Okay. Corinne, he's madly in love with you. Talaga? As in. Ano ba sinabi niya? Ako, nagigilty na ako eh. Sige na, sabihin mo na. May ipinagtapat siya sa aking problem eh. About this certain girl. A girl from Guam? Pero yata ang pangalan nun? Matagal na namin problema yun eh. Sabi nga niya, sometimes daw natutokso siya. Kasi may pagka-flirt talaga yata yung girl na yun eh. He loves you, but alam mo naman ang mga boys, kapag may mga magagandang girls na lumalapit sa kanila, they can't easily turn them down. Kaya, ayun. Corinne, huwag na huwag mong sasabihin kay Badong na sinabi ko sa'yo to, ah. Please. Huwag ka mag-alala. Hindi ko sasabihin sa kanya. Ah, Jackie. Ah, iha. May iwan ka muna namin dito sa bahay, ah. At bibisitahin lang namin yung shop. Matagal na kami hindi dumadalaw dun, eh. Ngayon kasi dating ng bagong mga service crew. Don't worry, Ninang. I'll take care of everything. Okay. Sige, alis na kami. Bahala ka na sana kay Anne, ha? Ay, sige ho. Ako na kong bahala. Bye. Bye. Bye, Ninong. Bye. Ingat ho, ah. Ikaw sige. Din. Bye! Bye! Robby! George! Avik, one seat. Ano? Dito na kayo, dito na kayo. One seat, dito. Ano, George? Sige, dyan kayo, dyan. Ay, excited na, excited na po. Taga lang, taga lang. Rin eh. Yes. Ewan ko, darating yan eh. Sigurado kasi nandyan si Badong at saka si Udol ko. Excited na, excited ako para kay Badong. Ako din po. Ay! Sonya! Dyan ka, dyan ka, dyan ka. Yan. Ang ama ko ay pinaslang ng tatlong kapangyarihan. Sa pagbabalik sa sariling bayan, si Maria. Si Maria lamang ang mahal na dinatnan. Nais ko ng katahimikan. Nais ko ng pagmamahalan. Ngunit hindi ko pababayaan ang ama ko'y muling yurakan, agawin ang huling pinakamamahal. Pitong taon ako sa Bieterio. Do'y tinuruang tumungo sa ilalim ng kampanaryo. Malayo ang sineman sa impyerno. Kung sa piling ni Crisostomo, may dilim man at may bagyo, doon ko matatamo ang tunay na sarili ko.
Malalim na ang gabi! Nawawala ang mga bata! Crispin! Basilio! Ang anak ko! Isa-isang dumudungaw ang mga tala. Nag-uusisa, nasaan ang mga bata? Itatanong ko sa kampana. Nakita niyo ba ang mga anak ko? Ang mga anak ko, nakita ninyo? Wag mong pipitasin ang mga tala. Hali kayo. Hanapin natin ang mga anak ko. Crispin! Basilio! Mga anak ko! Crispin! Basilio! Hindi ba siya ang baliw? Naninimot ng pagkain, tinatulong ang mga anak sa atin. Oo. Ang kawawang ina ng mga sakristan na hanggang ngayon ay hindi pa natatagpuan. Nasaan ang katarungan sa bayan ito'y pinagkaitan. Ina ko, sa'yo lamang maihihinga ang bigat ng sikreto. Ako po pala mismo ang magpapahamak sa mahal ko. Maria, mga bisita ay nagpaalam na. Saglit mo muna kalimutan si Crisostomo. Ina ko, kaninaw ilalapit ang aking tinitiis? Kaninaw idudulog ang bigat ng aking loob? Ang bata nga naman, kung matulog parang bangkay. Tiwasay na tiwasay. Kung matulog parang bangkay. Nagbalikat na mamaalam, dumalaw bago mawala, upang bigyan ka ng kapayapaan. Hindi. Crisostomo, huwag mong sabihin ako ay iyong iiwan.